Alright, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta? Kumusta po kayo? Well mga kaibigan, sa araw na ito, isa na naman panibagong reaction video ang ating gagawin at ito po ay patungkol kay Boy Tapang. Alam niyo po mga kaibigan, sa ating pong paghahanap, no, pag-iikot dito sa social media, ay napapunta ako, napadako ako sa isang vlog nitong si Sir Kian MTV. Dito kay Sir Kian MTV mga kaibigan, nagulat ako sapagkat nakita ko ang isang video patungkol kay Boy Tapang. Maraming mga punto ang gusto kong iklaro sa inyo, kaya sana po ay tapusin niyo ang video ito. At kung bago ka lang sa aking tahanan, ay hinihiling ko sanang pindutin mo ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga reaction video. Okay, ito na po mga kaibigan. Ang video ay patungkol sa isang pagtitipon na kung saan itong si Boy Tapang ay pumunta doon. Ang mga nagpupulong-pulong ay mga miyembro ng mga mandaragat o mangingisda ng Alcoy Cebu. Sa aking pagkagugulat, nagtalumpati itong si Boy Tapang at nagbigay siya ng 100 na mga jacket sa lahat ng mga mangingisdang naroon. At isa pa sa punto na nagustuhan ko sa kanya ay tinanong nila kung ano pa yung kanilang mga problema na pwede niyang itulong. Alam niyo, nagulat ako kasi ang usapin ng pangingisda, mga kaibigan, problemang pangingisda ay mayroon naman din yan pondo mula sa local government unit kasi mayroon silang nasasakop yan ng fisheries program. Pero ang kagandahan dito, dahil nga si Boy Tapang ay may pusong para sa mahirap, ay inako niya itong 100 na mga jacket para sa mga mangingisda. Which is, mga kaibigan, mabilis ang ano nito, ang proseso, kasi vlogger ang nagbigay. Wala nang di nadadaan ito sa Bids and Awards Committee. Wala nang mga, kumbaga, mga requirements na kailangan. Ano po, kundi diretso na. So talagang humanga ako dito kay Boy Tapang. Pangalawang punto na nakita ko sa kanya is nagbigay siya ng isang encouragement sa lahat ng mga mangingisda. Ayon sa kanya, lahat ng mga mangingisda o lahat ng tao ay pwedeng maging potential vlogger. Ito yung napakagandang punto na kanyang binitawan. Ang pagbubukas ng isipan sa mga mangingisda patungo sa isang karera ng pagbablog. Sabi nga niya, basta't may cellphone kayo, pwede kayong mag-vlog. Kung mapapansin po natin dito sa Pilipinas, ang dami pong mga successful ng mga vlogger na ang content ay mga pangingisda. Maghanap kayo ng mga vlogger na ang content ay pangingisda. Napakadami pong mga vlogger na mga successful at ang lalakas ng views. Isa din po ito sa pamamaraan para maipakita natin, ma-showcase natin na ang Pilipinas ay mayaman pagdating sa yamang dagat. Natuwa ang mga tao sa tinuturan nito ni Boy Tapang. Ano? Sabi nga niya, itong binibigay ko sa inyo ay mula ito sa pera ng pagbablog ko. Kaya kung magbablog kayo ay posibleng kumita din kayo. Magandang ano yan, magandang kumbaga inspirasyon na kanyang binitawan. Ano? Kasi nasa dagat ka nga naman, mangingisda ka na. Eh kung magbablog ka pa, edi parang 2-in-1. Nangingisda ka na, nagbablog ka pa, kumikita ka. O di ba? Isa yan sa pinakamagandang binitawan niya. Pero ang isa sa nagustuhan ko rito, alam niyo po mga kaibigan, nung sinusubaybayan ko si Boy Tapang, halos kung titingnan natin ang kanyang channel, 2 upload pa lang ang ginawa niya. Ito po yung pagbigay niya ng ginto sa kanyang nanay. At ang pangalawa, ito pong ATM prank machine niya. Nung mga panahon na wala siyang upload, ako man mismo ay nagulat at nagtaka, bakit walang upload si Boy Tapang? Only to find out na ito pala ang kanyang nabibisihan. Sa pagkakataong ito, makita natin, alam niyo po mga kaibigan,
nandyan siya nagsasalita. Ibig sabihin, pwede niya dapat e-content itong bidyong ito. Siya mismo ang nagsasalita. Pwede niyang i-upload sa kanyang channel. Pero anong ginawa niya? Itong bidyong ito ay pinaubayan niya kay Kian MTV, isa niyang kaibigan. Ganun kataba ang puso ng isang bitapang. Kumbaga, tumutulong siya sa mga maliliit na vlogger para mapangat. At ang bidyong ito ay umabot ng 30,000 views sa kasalukuyan. Napahanga lang ako sa kanya, kaya po napareaction tayo. Kasi, kumbaga, marami ang pumupukol sa kanya ng mga negatibong pamamaraan. Di umano ay umayabang na, di umano ito siya. No? Pero, makita natin this time kung paano ang pagiging simple at pagiging humble ng isang buhay tapang. Saludo ako sa kanyang ginagawa. Saludo ako sa mga ganitong klaseng vlogger na hindi nawawalan ng pagkakataon na bumalik sa lugar na kung saan kanyang pinanggalingan. Dahil batid naman natin na si Buhay Tapang ay nagmula sa mahirap na angkan. Ilalagay ko po mga kaibigan ang link ng video ito para makuha niyo at mapanood niyo yung full video. And please do subscribe also. Kian MTV ang uploader po ng video ito. And likewise, please do support po kay Buhay Tapang. 2 million plus na po ang kanyang followers. Nakakataba lang ng puso dahil hindi siya selfish pagdating sa content. Kahit pwede niyang i-upload sa kanyang video, ay ibinibigay pa niya sa kanyang mga kaibigang vlogger para din silang umangat din sa buhay at sa larangan ng pagbablog. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano po ang iyong reaksyon at damdamin sa video ito? Please do comment lang po sa baba, kaparte din kayo ng vlog na ito. Ako po si Taong Gala mga kaibigan. And migamigalab shoutout sa ating mga supporters dyan. Lalong-lalo na po kay Boy Saing. Ayan, shoutout po sa iyo. Manoy Junin in Canada. Migamigalab shoutout po sa inyo. At syempre, gusto ko rin i-shoutout mga kaibigan ang ating mga kasama sa Team Budol. Si Labus Algasling, si Bantag, si Francia, si Kuya Bidong, MB Survivor. Yung iba pang mga kasama natin dyan, ano, si Canoli, Aruba, migamigalab shoutout. Of course, sa ating pong Team Burnable, nandiyan po si Shirley, the mentor, ang ating pong admin na si Admin Burnable, si Kapangarap Vlog, si Sumpay Buhay, Cresselda YT, ayan. At ang iba pang mga kasama dyan sa ating pong Team Burnable, napaka-supportive din po nila. At of course, ang ating po Team Kulit, talaga naman nandyan, umaagapay sa atin. Andyan po si Sisdet, okay, si Mamshi, si Maminila, si Bunso, si Auntie V. Ang ating pong mga artist, mga singer na sila Varline. Nandyan po si Shenlin, si Papa B. Shoutout po kay Papa B and kay Nelbert. At syempre, ang ating pong mga kasama sa Bingonatics na sila Lisban, si Tantan, si Ate Jocelyn, ayan, si Ate Neda, si Judith Borja, si Bayaw. Migamigalab shoutout po sa inyo. Of course mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Sana po comment down below tayo at marami pa tayong mga susunod na mga reaction video. Pansamantala, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat.